Mga kaibigan, so this is it, fan seat on to our day 2 ng ating playoff. This is gonna be a battle between Signal Ultra and Archangel. Kami yung mga kasama nyo for this very beautiful game. Ako si Zeus, together with me is Ate Chantel. Yun, no. Yun, good afternoon guys. Namiss ko yung mga bosses ng mga co-caster natin. Yun, Tagalog na Tagalog na. Yes, Tagalog na ulit. Thank you, Lord. But anyways, for this one again, Signal Ultra vs Archangel, unang araw, ay hindi pa kalawang araw na ating playoffs para sa ating Just ML Cup. So for Signal Ultra, sila natin ating nasa blue side. And red side naman natin ang Archangel. Yun na. Oh, so this time, lower bracket na nga lang to, Ate Shanti. So I think, ang do or die na to para sa dalawang teams to. Signal Ultra, mababa ang points nila for the group stages. Archangel naman, coming from the upper bracket kahapon, na tinalo sila ng Execration. Yan, so talagang... Okay, so mainit talaga yung laban natin ngayon sa mga natitira, actually. And for disabled teams, nakita natin na talagang contender sila sa Just ML Cup. So, the mere fact na nasa lower bracket sila, ibig sabihin, ano to, literal na bakbakan yung makikita natin for this one. But for Signal Ultra, it's gonna be the link for their first pick here. So, it's more of a hyper carry for Signal Ultra. For Archangel naman, pwede sila kumuha ng mga, actually, PNK open. Oh. Although, kinuha nila dito yung dalawang offlanes nila or isang, pwede mag-support ang isang Johed. Oo, oh, tama ka nga din dyan. So, support Johed, tamang ejector lang din, tuloy-tuloy lang din. And also, to counter out this link as well, siguro for the unstoppable force, para ay itang makarating eh. Kayang sundan. So, good pick na rin dito ang Johed for the Archangel. Now, for the Signal Ultra, 2-3 picks naman sila dito. So, Imba DJ for their support. Alam naman natin, napakalupit din yan. Ang daming open pa na hero, actually. May Claude pa nga eh. Pero, hindi naman syempre para sa Signal Ultra, pero para sa Archangel. Ano pa bang mga... anong tawag dito? Thumbs! Ayun. Na, oh, pwedeng kunin din for the Signal Ultra. Napakalawak pa na pwedeng kuhanin dito if ever, ah. So, pwede din, mga kaibigan. So, for this... Nakapitos pala yung isa kong mic, kaya pala nagsasalita ako. Pero nagpalit ako ng mic, guys. Tinitest pala natin yung bagong mic na gamit natin. So, sorry, medyo mahina. Pero ngayon, okay na siya. So, tama, first Signal Ultra, ganyan sinabi mo, it's going to be the thumbs at isang show for their lineup. Although for Archangel, pwede siguro sila kumuha dito ng Atlas o kaya ng Kimi or Hellcurt rather for this one. Magandang pick for Archangel if ever. Okay. Nako. Ayun, nadali. Mga kaibigan, Hellcurt. Okay din naman ang Hellcurt. Isang kaya factor dito kung bakit ka kinagandang meron kang Hellcurt sa isang lineup. Kasi if ever na gusto mo mag-steal ng Lord, malaking chance na makuha nyo kasi isang Dark Knight Falls lang matatarantay yung naglo-lord na kalaban. Or else naman, pag yung kalaban naman yung i-steal ng Lord sa inyo, eh, mas malaki ang chance na hindi na siya maago sa inyo because of the Dark Knight Falls. May retriman kayo o wala kasi mayroon din naman siyang kalmot na halos yung lakas din ng retrieve if for the last hit capability ng Lord. So, okay na okay din ang isang Hellcurt, mga bestie. Wow. Oh, actually, mahirap din kay Link na basta-basta pumasok kapag kami Hellcurt na kalaban. Although for Signal Ultra, mga pwede na lang gamitin to counter out the Hellcurt is isang Kufra for the team. Although for Archangel, good sa magkuha pa sila dito ng hard tank nila para mas maganda pang crowd control. And it's the Kufra for Archangel. Yun, nako. So, isang katanungan na lang dito na titra for the Archangel. Ano kayang hero ang magiging core nila? Or magpa-funnel ba sila sa middle lane or whatsoever? So, and for Signal Ultra, heto na ang kanilang pangkumpleto hard tank at... Louis, yes, pwede naman din. Napakasakit ng Louis for in terms of damage output. Grabe. Oh. Ang saka yung ano, parang intercontinental nilang warp portal. Oh. Yung magugulat ka, bigla ng Dolphins at pantakas pa siya. Tapos parang ako na-experience sa laro ko, parang natapakan ko yung sa Louis. Tapos napunta ko sa base nung kalaban. So may tendency na hindi mo alam kung saan manggagaling yung mga kalaban nyo. Although for Signal Ultra dito, it's more on the single targeting para sa kanilang Hilo. So one crucial factor siya if ever na makasundot na siya na isa, tapos tsaka pala papasok sa Hellcurt. So mahirap kontrahin agad. Although for Archangel, it's gonna be the Harith for the last pick. So double mage setup. Pang early game nila dito si Harith, tapos late game nila later on is Esmeralda. Yun, nako, for this mga kaibigan, pwedeng nga din naman. Harith, alam naman natin na nagbabalik halos ngayon sa meta na napipick na nga lang din. Siguro suited din siya talaga sa middle lane for the funnel
funnel style na laro. Pero this time for the Signal Ultraman or for Archangel rather, okay lang din magharit. Wala naman din naman silang Kufra ang kalaban nila. Nasa sa kanila ang Kufra dito. So most likely, tamang gala din. At halos lang din halos. Ay, may shooting pala. For the crowd control of the Harith. So pwede. It's either na magandang pwesto lang sa Harith, makakalibre to ng Chrono Dash. If ever free hit yan mga kaibigan. And on the other side naman, ako, Hylos with that revitalize, alam naman natin napakahirap patayin yan mga kaibigan. Tapos may Glorious Pathway pa, di ba? So yung ating aabahan sa ating playoffs, lower bracket, Signal Ultra versus Archangel sa ating red side. Yan ang Archangel. Iso nang gagamit ng Kufra. Escalera naman for the Harith Ninja Killa with the Esmeralda. Keke for his Jawhead and Saxa with the Hellcurt. Mm-hmm. And for this mga kaibigan sa bilang banda naman, Signal Ultra Reflection for this Ling Ray naman for this Tams, Refraction for this Cho, Reduction naman for this Hylos at Imba DJ for this Luyi. Ayan. Naku, gustong i-invade ah. Oh, triple R combo pala dito sa Signal Ultra. Pero kita natin guys, nice ano agad dito and the possible first blood kasi wala na buhay dito at yung si Escalera makukuha dito against Archangel ng Signal Ultra. So nakaagaw na sila ng buff. Mm-hmm. Tapos napatay pa nila yung Harith. So goods na goods dito for Signal Ultra ang objective na ginawa nilang yun. Tama nga din dyan. Nakakuha ng first blood. Nakapambwisit sila dito. Harith pa ang napatay nila. So talagang bad trip yan. Nawalan ka na ng buff. Na-delay ka pa pagdating sa farming. So most likely, talagang dedre-derechoy na to ng Signal Ultra, especially yung Ling ang nakakuha, which is almost level 4 na, mga kaibigan, kagad, as early as possible, pwede na itong gumalagala agad. So, bilis, oh, knowing na Ling pa to for Signal Ultra, alam natin si Ling, napakahirap counterin pagka na-considered na siya, or na-consider na siya na snowball dito for Signal Ultra. Although kung makapansin natin, hindi pa nakukuha yung orange puff dito ng Ling. So, I guess for Archangel, hindi na nila napansin na meron pang possible na gawin at kuhanin na invasion doon for their team. Although, dito sa bottom lane, we could see Keke and Rhea with that matchup together with Saxa. So, kailangan si Rhea dito maging maingat talaga. Kaya nga, ayun na nga. Speaking of, Saxa dun ang nadali din mga kaibigan. Good potential dito for Signal Ultra sa early game stage. Kasi nakauna na agad. If you're going to take, ayun, ka-level 4 pa lang ni Escalera. So for this, ngayon pa lang din halos mag-iingat ang Signal Ultra. Pero within 2 minutes, kahit mag-agresibo sila kanina, okay lang. Kasi alam nila, level 3 lang si Escalera. Pero ito na, ladies and gentlemen, under the turret, 4 na miyembro ng Signal Ultra dito. Grabe naman din, talagang... wala na rin nagawa si Escalera eh. Nag-iingat siya eh. Baka lalo pa siyang madelay if ever na mapatay siya. Mahirapan talaga dito yung Archangel if ever na makuha agad yung Harith. Mm-hmm. Kasi si Harith talaga yung pagkukuha nila ng damage on the early part of the game. Kasi si Hellcurt dito most probably hindi pa natin makikita na in action. Mm-hmm. Knowing na he is still at level 2 actually for this one. So that is a bit of a problem for Archangel on this game. For Signal Ultra though, makikita natin yung advantage lang with that map control. Although here comes the ejector guys. Flicker out naman para kay Imba DJ with a bouncing ball for Eason. And it's gonna be 3-0 for the score. Signal Ultra just giving a good fight for against the Archangel. Nako, grabe mga kaibigan. And for Archangel, medyo left behind sila pagdating sa levels and golds as well. Pero eto sa top lane, naku po, ayun lang mga kaibigan, level 3 pa lang pala si Saxa. So that's gonna be the second time around na namamatay siya. And for that, sobrang delay na rin yan. Dark Knight Falls, kailangan niya as early as possible. Pero napipigil or hindi pa rin niya nakukuha up until now. 3 minutes na tayo. Usually kasi diba bago ka bago magkaroon ng turtle objective, mm-hmm, level 4 na supposedly yung Hellcurt, para pag magta-try sila mag-contest na objective na yun, automatic yun yung gagamitin nila for the engagement. Although for Archangel kasi dito ang pinaka naging crucial kaya sila na-delay is yung pagkakapatay kanina dun sa Harith sa may buff side, tapos napatay din si Saxa with that gank against Signal Ultra. Pero eto na naman ang another Tempest of Blades guys na mabalaban si Saxa, pero he is down sa Command Reflect. Here comes the double force. It's gonna be 2-1 plus a double kill for Escalera para sa kanyang Harith. Yup. So for that mga kaibigan, nakakabawi na. And it's time. Ako po, nag-level 4 na ako. Hindi na ako napugo masyado. And mukhang mag-i-scale up. Maganda ang datingan ngayon, Escalera. The problem na lang dito for Escalera is yung blue buff na from time to time inaaga o hindi siya nakakahawak ng blue buff. Pero other than that, pwede na. The damage is real. Ang problema nga lang, makakailang chrono dash nga lang siya dito. Siguro mga 5-6. Ubus kagad ng mana. At ayaw siyang pauwiin. Na-refraction dun. Talaga nga. Medyo mahirap.
Tinipid-tipid pa niya eh. Sexup ng katawan. Oo, tinipid. Napapakiramdaman din sila kasi baka kasama din kakape. Pero anyways guys, napakasakit talaga ng vacuum dito ni Imba DJ para sa kanyang Luoyi. Kita niya naman yung damage actually. Konti-konti na lang yung buhay dito ni Keke para sa ating laban. And for this one, kitang-kita natin yung sinasabi natin kanina na it's a really on the map control for your Signal Ultra. Napakalalim lagi na sinasakop nila. And another invade naman ng buff ang gagawin. Pero ito na, Tempest of Blades para kay Reflection. Onyx Star mo naman para sa isang Esmeralda. Flicker out for Eason para sa kanyang Kufra. And mukhang walang makukuhang casualty for this one. Mm-hmm. Tama nga rin dyan. Nagkabigayan lang o nagkagamitan lang ng mga ultis and skills. Pero still the same sayang lang din ang ano nila doon, ang engagement. Pero yun nga lang, up until now, talagang hindi pa rin makakahawak ng blue buff dito si Kuya Escalera natin. So that's the big problem for this Harith. Pero other than that, tingnan na lang natin mga kaibigan. So far, objectives lang ang pinapakita lang din ng Signal Ultra. Pero look at this Way of the Dragon naman, pasok na pasok. Mga kaibigan, Eason, it's a tank yun. Mga besties, patay. And another one po, pati orange buff dito, pinagdadamot na din mga kaibigan para sa Archangel. No. Grabe yung Signal Ultra dito, talagang napaka-aggressive. Kahit sino lumapit again for Archangel, talagang pinipigilan na nila agad. E kung mapansin natin kay Ninja Killa, kakabili pa lang niya ng Enchanted Talisman para sa kanyang Esmeralda for this game. So I guess for Archangel, it's safe to say na medyo kulang pa sila in terms of gold, in terms of the equipments, and that's it for this one. 4K gold for the stamps, 3.7 naman at medyo hindi naman ganun kalaki ang kalamangan for Archangel actually kasi yung Harith dito malapit lang din sa gold na sinasabi natin. Pero speaking of which, napakasakit dito na sinasabi natin damage from Luoyi. Here comes the glorious pathway and a disengage. Habang nangyari yun, nakapatay yung Cho sa top lane. Nako, simple lang mga kaibigan. Pang-apat na death to ni Kuya Saksa natin. I think nahihirapan pero here comes the backup. Nako po, may pagigante din ni KK mga kaibigan for this Cho has been taken down sa top lane. And yun nga lang, isang factor na to na kapag nakakabelo-belo ang Cho, ang hirap nang mag-engage ng clash, especially pagka gusto mong kumontest ng Lord tapos yung Signal Ultra kumukuha ng Lord. Eh kasi merong Cho na you have to consider na baka mag-segue push. So isa yun sa mga winning potential din ng Signal Ultra if ever na magalawan to ni Cho for a segue pushes. Oo. No. Kapagka biglang kumulit sa gilid, no, na magugulat na lang yung nasisira na palang Torre. Pero ito na naman. Nakikita na natin ito kanina pero mukhang natin kitan dito si Imba DJ mga kaibigan still alive at teleport out pa nga against Archangel ngayon sa ating laro. It's gonna be 3 versus 4. Actually, 5 players of Archangel now. Tempest of Blades, napakasakit. Darknet Falls para sa ating Hellcurt. At si Rhea ay buhay pa rin. Sa may budalikod, nandun si Refraction. Makakapatay na yung isa. Pero ayun na nga. 4 men down for Archangel on this game. At mukhang sasamahan pa rin isa kasi double kill na si Reflection. Ninja Killa is the last man standing for Archangel. Oo, mukhang ang hirap nga naman ng mga clash na nangyari doon. Talagang most clashes na naganap dito mga kaibigan dun palagi sa may buff ha, napapansin ko lang din na nagdun sila nagkakabitawan dun ang tagpuan ng mga sukatan kung sino ba ang mas lalamang. Pero eto si Ninja Killa with that falling star moon na upo against one. Ito, here comes the backup, unstoppable force, Rhea with that ejector pa mula dito kay KK. At yun na, pinag-apatan na ladies and gents for that gank. Mahirap nang mag-survive for that patay nga lang din si Thams. Oo. Pero ang kailangan natin pansinin doon for Archangel, it took them, I guess, 3 ultis para mapatay yung player doon, cover in from Signal Ultra. Pero makikita natin na kaya-kaya nilang makakuha ng pick-off dito para makahabol against Signal Ultra. Although for this one, another turtle objective for Archangel though, ang medyo risky doon is kung ipipilit nilang i-contest. Pero ito na, Ejector plus Unstoppable Force. Naku po, makakatakas yata si Imba DJ. Hindi, mapapatay na dito ng tropang Archangel natin. The Dark Knight Falls naman, mga kaibigan. It's gonna be a turnaround kill for the side of Archangel. Reflection plus Reduction. Here comes the arrival from Rhea. And a possible, I guess for Signal Ultra, medyo ano to, medyo delikado kung itatry nilang kuhanin yung turtle. Pero for Archangel though, hindi naman sila nag-contest. So nandun pa rin, yes, tatlo lang yung players ng Signal Ultra. Pero yung skills kasi ng Archangel, nagamit na halos lahat. Oo, so cooldown kumbaga. And for that, Refraction dito, kakabuhay lang din naman. Ito na, nakakuha na rin ng tower. First tower ng Archangel has been taken sa top lane. So medyo delay lang sila pagdating doon sa objectives for this Archangel. Item check na rin muna tayo dito.
dito, ladies and gentlemen, for this, naku po, magkaka-taba din naman pala dito ng Thumbs and Daling, mga besties, compared dito on the other well-fed side. Oo, well-fed nga din, mga kaibigan. Refraction, ha, napakalupit. Pero yun na, Berserker's Fury ng kasunod yan. Reduction naman din. Naku po, napaglorious pathway. And there's also a revitalized grabe. Buhay pa rin yung tank, mga kaibigan. Tunay na tank, tinangke na lahat. And yun nga lang, ngayon pa lang, dinapat tayo another one. Ninja Killa try to escape with a double kill. Make it a triple ba, mga kaibigan. And there you go. Another one for a Maniac kill. Ako po, Maniac, for this reflection. Wow, grabe naman. And for that na wipe out, Archangel. Grabe yung, grabe yung vacuum ni Imba DJ. Hindi na rin nakaalis yung Archangel doon. All for this one, kita natin tower lock. We have Keke for the defense para side ng Archangel. Pero for Signal Ultra, tinatangke na reflection. Okay, patay dito ang isang player of Archangel, guys. Inhibitor turret, sira na rin at konting-konting-konti na lang ang buhay dito ng tore ng Archangel, guys. And that is it for game number one. Congratulations, Signal Ultra. Grabe, mga kaibigan. Napabilis na laban for that Signal Ultra. Nakita natin din naman ng early stage ng game, alam nila talaga kung paano ko ika-counter ang isang Harith pick ng Archangel. What they did was pinasok lang nila ng pinasok palagi yung blue buff dito ni Escalera. At hindi ko na rin talaga halos nakita all throughout ng game na nagkaroon ng blue buff dito ang isang Harith. So the factor there, mabilis nga lang yung mana consumption o malaki yung mana consumption nung kanyang Chrono Dash. So hindi niya ma-maximize yun. Grabe. Oo, tsaka yung laking bagay din yung cooldown reduction if ever na kayang ibigay nun or tulong para sa kanya. Movement speed din. So for that one, Signal Ultra, very aggressive yung pinakita nila. I guess sa game number 2, Archangel, hindi ko sure kung goods pa sa kanila na ibigay ulit yung Ling. Mm-hmm. Kasi for game number 1, naging effective talaga yung Ling. And the Hellcurt pick though, medyo na-counter nga dito ng Signal Ultra. So that's it. For game number 1, napakaganda na pinakita natin ang dalawang teams pero Signal Ultra na nagwaki. Sa ating game number 2, mapapanood natin yan sa pagpabalik ng Just ML Cup.